Pinuri ni Dangerous Drug Board Undersecretary Gilberto D.C. Cruz ang pagkakatatag ng Nueva Ecija Drug Treatment and Rehabilitation Center na nasa Barangay Ganaderia, Palayan City sa ginanap na Drug Summit sa Convention Center noong Biyernes, August 5, 2022. Sa talumpati ni Yusek Cruz ay sinabi nitong nakita niya ang puso sa paglilingkod ng pamahalaang panalawigan sa pamamagitan ng drug rehab na ito upang matulungan ang mga kababayang nalulong sa droga. Aniya, nagkakaloob sila ng 5 million pesos hanggang 10 million pesos sa mga local government units na nakikiisa sa kampanya ng pamahalaang nasyonal kontra droga at tumutulong sa mga nalihis ng landas dahil dito. Sa inisyatibo ng pamahalaang panalawigan na pondohan at itayo ang Rehabilitation Center noong 2019 upang tugunan ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ng iligal na droga at sa pakikipag-ugnayan ng Akuang Saklay Incorporated ay inihayag ni Yusek Cruz na kabilang ang lalawigan ng Nueva Ecija sa kanilang susuportahan at pagkakalooban ng tulong pinansyal para sa mas lalo pang ikabubuti ng serbisyo ng naturang pasilidad. Actually, we give 5 million, nasa 45 municipalities na po yata yung nabigyan namin ng 5 million para po sa rehabilitation center. And even 10 million pag nakita po namin na maganda po yung ginagawa ninyo. In your case, I can say, Father, na pwede po namin kayo supportahan. Definitely, with this, Father, tatayuan po namin ito. This is one of the rehabilitation centers na pwede po namin tayuan in the Dangerous Drugs Board. Pwede po namin ilaban. Nagpahayag din ito ng paghanga sa vision at mission ng proyekto at sinabing maituturing na number one ang Nueva Ecija Drug Treatment and Rehabilitation Center pagdating sa provincial level. Nakita po namin yung vision nyo. Nakita po namin how noble the project. I can say na I'm quite amazed of the Tres Martires Rehabilitation Center in Cavite. But yung Tres Martires Rehabilitation po na yon is funded by the JICA. Pero ito po, this is funded by the provincial government. So, yun ang pagkakaiba. So ito siguro, since yun ang number one as funded by the foreign government or foreign assistance, but this is number one pagdating sa local government and provincial government. Sa mensahe naman ni Vice Governor Anthony Umali ay sinabi nitong mula noon hanggang ngayon ay malinaw ang kanilang tindig at pangarap ni Governor Aurelio Umali na mailayo sa iligal na droga ang mamamayan ng lalawigan. Sa aming administrasyon ni Governor Oye Matias Umali, hindi natin hahayaang magkaroon ng puwang ang droga sa ating lalawigan. Masigasig ang pakikipag-usap natin sa lahat ng otoridad upang bantayan ang lahat ng sulok ng Nueva Ecija upang tiyakin ang ating kapanatagan sa usaping ito. Dumaan man sa napakaraming pagsubok ang probinsya ay sinikap pa rin sugpuin ang iligal na droga sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngunit hindi anya natatapos sa paghuli sa mga ito ang obligasyon ng pamahalang panalawigan, kundi ang maibalik sila sa kanilang mga pamilya para magbagong buhay. Kaya naman inilunsad ng provincial government ang Nueva Ecija Drug Rehabilitation Center sa pakikipagtulungan ng Ako Ang Saklay Foundation. Binuksan natin ang panibagong pintuan para sa mga kababayan nating nalulong sa droga. Ang rehab na ito ay isang lugar ng pagbabago. Isang pugad na magluluwal ng mga bagong nilalang. Isang batis na maghuhugas sa mga taong minsan nagkamali. Sa datos na ipinresenta sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program, out of 849 barangays sa lalawigan ng Nueva Ecija ay nasa 614 barangays na ang drug cleared at nasa 195 pa ang natitirang drug-affected barangays. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.